Yun, so nandito na naman tayo mga kamotor. This is D and welcome back to D-Vlog PH. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon. Well, as you can see, we have a ride here. Habang nag-ride kami, mag-uusap tayo tungkol sa mga motor na nilabas ngayong pandemic. So, tignan natin kung ano yung mga motor na sinasabi ko. So, syempre, una sa listahan natin is NMAX 2020. Ayan, so kalalabas lang yan lately. Ayan, so naglabas yan si Yamaha. Ang presyo nung, alam ko, dalawang entry yan eh. Isang hindi ABS, saka isang ABS. Yung ABS model nasa 134,500 yata yung presyo. And yung non-ABS naman yan is around 120K, something like that. So, yan yung isa sa mga inabangan ngayong 2020 na nilabas ng Yamaha. Okay, so next in line natin is from Yamaha pa rin. Siyempre, ang daming nilabas ng Yamaha today na ano, ay yung itong pandemic ng mga motor. So next in line natin is XSR155. Ayan, so maganda yung motor na yan, gusto ko yan. Pero wala tayong budget, masyadong mahal. Ayan, so banat muna tayo saglit. Tapos, wait lang, overtake tayo saglit. So, around pressure niyan is around 162,000 kung hindi ako nagkakamali. Tapos, dalawa lang yung kulay na nilabas nila dito sa Philippines. Wala yung kulay pula na parang red, white yung kulay. So, yung available lang ata sa Yamaha is silver saka yung parang black, black pala. Ayun. So, nauutol tayo. So, yung meron lang is yung silver saka yung black. So, pakita natin. Gawa tayo ng ano dito sa ating sa ating view dito ulit, same as the NMAX. So, 'yun. Check out this ano, Yamaha 20 ano. Tapos tingnan natin kung kailan siya dilabas. Ayun. So, next in line natin is from Yamaha pa rin. Naglabas sila ng MT-03. 'Yan, nilabas sila ngayong pandemic 'yan. So, ang aram compression niyan is around 255 yata. Check nyo yung ano price niyan. So, yun yung isa sa mga naked bike na inaabangan dito sa Pilipinas. Yan, yung makina nyan is the same halos sa R3. Ayun. So, nilabas yan ngayong pandemic. Quietly, hindi yan nilang siya, ano, pero nilabas yan here in the Philippines. Okay? So, pakita ko dito yung ano, specs nyan. Ayun, so shout out pala sa ating mga kasama, isang naka Z1, isang naka Ninja 1000, saka isang naka F900R. Yan yung mga kasamahan natin sa Wildcats. Yan, so shout out sa mga Wildcats diyan. Okay, so next in line natin is Kawasaki ZX25R. So ito yung isa sa mga pinakabagong labas ng Kawasaki ngayon. It's a 4-cylinder motorcycle, it's sports bike. Madaming naka-embed sa technology dito sa motor na to. So, isa sa mga pinaka maganda dito is sa 4-cylinder, syempre, ano to, screamer to. Maganda yung tunog talaga. Kaya lang, ang disadvantage nito, hindi mo to pwedeng dalhin sa expressway because it's a 250cc lang. Okay? So, next in line natin, yung mga sumikat sa social media ng mga motor. Ito yung mga gandang motor na nilabas sa social media. Tapos syempre dahil sa presyo, dahil sa brand, pwedeng ganun. Maganda yung pagkakagawa, itsura. So ito yung mga nilabas itong pandemic na maganda. So next natin is BMW 900R. Ayan, so BMW 900R. Ang presyo nito hindi umabot ng 700,000. So, 665,000 for a 900cc, 2-cylinder. Ayun. So, na-feature na yan dito sa akin channel. Check nyo na lang kung, ano, makita nyo yung specs nyan. Yung low-end model nyan is around 665. Tapos, yung top-end nyan is around more than 700 plus. So, almost 800 na yung presyo. Okay, and so next natin is Rusi RFI from Rusi. Ayan, so it's a brand here in the Philippines, Rusi. Ayan, so sumikat sa social media, it's a 175cc motorcycle. Ang presyo nito is 90,000. Ayan, so bigla itong lumabas during pandemic at sumikat siya bigla. Okay, so naubusan yung mga tao ng stocks dito.
technically. So next in line natin is CF Moto 300SR. Lately lang to na ilabas, so around last month, hindi ako nagkakamali. So yung presyo nito for a 300cc is 165,000. So medyo mababa yung price nito for its features. 300cc, OLED, TFT panels. Ang pagkakalam ko, sleeper clutch pa to, ABS. Sipit mo, maroon ka na ABS na 300cc with TFT panels. Wow, talaga. So maganda talaga yung isang to. So pero ang problem for this one is that yung service center nito is in Metro Manila lang. Kung nasa province ka tulad ko, hindi siya talaga applicable kasi wala akong mapupunta na service center pag nagkaroon ng problem yung unit. Ayun, so pauwi na tayo mga kamotor. So check out my next vlog. This is D. Tatapusin na natin yung vlog natin dito. So goodbye, ciao, bye bye.